Ladies and gentlemen, get ready to dance. Because here comes DJ Dark Red. At sa gwapo, hanapin niyo yung pangit para wala na kayong problema. Hindi na makaswang. Alam siya kawain. Isa tamang perspective ito. Kayo man na brainwash. Sarili. Ito ha, sa akin, sarili ko. I do not believe in Kibuloy. I think he is a false prophet. Diretsuan tayo. Sa tingin ko, sablay talaga siya pagdating sa reliyon. Pero gayunpaman, tandaan nyo, this is a religion. Sarili ko. I do not believe in Kibuloy. I think he is a false prophet. Diretsuan tayo. Sa tingin ko, sablay talaga siya pagdating sa relihiyon. Ang tawag niyan, demokrasya. Eto ha, sa akin, sarili ko. I do not believe in Kibuloy. I think he is a false prophet. Sa akin, sarili ko. I do not believe in Kibuloy. I think he is a false prophet. Ang tawag dyan, demokrasya. We'll be right back.
Ang tawag dyan, demokrasya. Hello everyone, good morning and welcome to my live stream. Pasensya na kayo at di ako nakapag-live kagabi. Sobrang late-late na ng oras kaya hindi ako nakapag-live. But anyways, good morning everyone and welcome to me. Ito na naman ang yung lingkod na nag-iisang kabugera at ex-senadora, Direk Freddy Valera. At ano pang hinihintay natin mga kaeksena, wala kayong ibang gagawin kung hindi magtanggal ng sapatos, umupo sa supa, magsuot ng sinelas, kumuha ng baso, magtagay ng banayad whiskey, magsalin, uminom. Wow! Lasang bling! Halika na mga kaeksena, good morning everyone at wala kayo bang gagawin kung hindi mag-like at mag-type action at magtirahan na tayo ng pagbate. So ano pang hinihintay nyo? Batean portion na. Let's go sa go! At syempre binabati natin ang bonggang-bongga si William Torres, nandiyan si Gemmalyn Perez, si Marlon Abay, at si V, at si Christina Inot, at kay JB Villamor, at kay Ligaya Aberilla, at kay Earl John Ones, at kay Ian Navarro, at kay Ja, at kay Arifyong, at kay Feeling Japonesa, but Feeling, Sunny C, at Aileen Drew, at ANGST, at kay Tweak, at Rodalyn Danila, Melanico, at kay RJ Panisa, Stone Trooper, magandang tanghali sa inyo, ang umaga pala, at kay Jesse G, good morning at sa lahat ng ating mga kababayang OFW, anumang oras nyo dyan, isang pagbati po mula kay na Direk Freddy Valera at syempre Roland Vivero at Larissa Carlenga at Michelle Redon at kay Hamilin Tabuso, good morning po from Hong Kong, I love you too. At nandiyan din si Yujiro Akisuki at kay Jesseline Apan, hello po, at kay Tita Melly, hi Tita Melly, at kay Christina Santiago at Michelle Manansala, kaibigan kong si Giselle Malyari, shout out from Michelle. At nandiyan din si Lawrence Ping Guerrero at si Mercy Minor. Naku, bata pa to, Minor. Sino pa? At si Gemmalyn Perez nga at si Milski at si Romantic Moon at kay Arlene S. Hello po. Blessed Sunday from Apia, Samoa Island. God bless. At kay Mama Lucy, Mama, good morning po and thank you very much daw po. Sabi ni Marites, she had a great, great, great and wonderful night about the concert. Salamat din kay Rich, hello, magandang umaga. At kay Bernard Malyari, hello, hello, hello. Sa mga hindi pa nagla-like dyan at tirahin na natin yan, Jocelyn Hamilton at Alvin Dumago at kay GSC. Sa mga hindi pa nakakaboto sa ating live survey, meron tayong katanungan dyan. Ito yung continuation part 2 to ha. Sa inyong palagay, may propaganda nga ba sa pagkatalaga ni FPRRD bilang admin ng KOGC ni Pastor Kibbs? Okay, tuloy-tuloy lang tayo mga kaeksena. Maria Gracia Peranco at Maria Margarita Toribio at kay Angelina Lerio at kay Lito Geb at kay KFC Fried Chicken at kay David Ignacio at kay Generalization. Ang live stream mo ang sagot sa mainit na panahon. Oo nga eh. Pauline Rose, tagal na ako nanonood, ngayon lang ako mag-subscribe. Bakit ngayon ka lang nag-subscribe? Ikaw talaga oh, from Bahamas eh. Bahamasing kita dyan eh. Charot lang, ang tawag dyan? Ang tawag dyan, demokrasya. Oh, diba? O, sino pang hindi nababati dyan? Direk Pasharo sa ma'am, she's ng Esporlas Patanto, Putatan. Putatan? Ano yun? Shoutout po sa kanyang ano to, ma'am, she's ng Esporlas Putatan. Ayan, sino pa? Kat-kat, Buela Sagun, Direk, sabi nila yaman daw ni Duterte yun, pinagtanggol lang sa pinatago lang. Hindi natin alam, wala tayong ebidensya, pero dahil demokrasya to, ang tawag dyan, demokrasya. Oh, pwede tayong magkomento, 'di ba? Oh, pwede nating isipin pero hindi tayo pwede magbintang sa tanong lang, 'di ba? Oh, tuloy natin. Sino pa? Nandiyan si Mang Juan Bukid at si JR Cuenca, Bet Talento at Aika. Hello po sa inyo sa lahat ng mga bago at luma nating subscriber. Maraming salamat po. At shoutout din kay Chris Juan at kay Richard Bailon at Mary Ann Bibat. Good morning, good afternoon, good evening to everyone mga kaeksena. So sino pang hindi nakakapag-like dyan, mag-like na kayo. At syempre, nandyan din si Lexan0415 at kay Manuel Siwa.
magandang morning sa inyo. Sumagot na kayo at mag-like na kayo. Please, paki-like yung ating live stream, okay? Kung ayaw nyo, susumpa ko kayo. Maniwala kayo. Gina Da, hello po at good morning sa inyo. O, sino pang hindi nababati dyan? Magparamdam kayo. O, ang dami ng binati, Christy Inot, ha? Ang dami na, easy. Oh, pa-shoutout kay Nelson Brila ng Pututan, Muntinlupa. Ikaw talaga, oh. Ana Maripura at Angels Islet dito, Gev. Ikaw ang gamot sa malungkot na araw. Ay, ganun. Eric Abenjano at GSC, hello. Demokrasya, tol. Ang tawag dyan, demokrasya. Oh, at syempre, maraming salamat kay Tita Meli. This is for you. Kalma ka lang dyan, ha? Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. At syempre, nandiyan na rin si, si Bina, Martin Ato at Junski at kay Kikoy. Ay, Junski, Kikoy. Michelle Rendon, maraming salamat po. At Beltran Dalen at Hakay Tomix. Hakay Tomix pala, sorry. At Jack Constantino, hello. At kay Don Boss Darwin. Pasok mo naman ako sa work mo from Angono, Darwin Aguinaldo. Kailangan mong mag-aral muna ng Korean language kung gusto mong makapunta ng Korea at magpaparegister ka. At kailangan mong ipasa ang exam sa POEA o sa DMW. Michelle Rendon, kalma lang ako. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. O, sino pa hindi nababate? Tirahin na yan. Baka matira pa ng iba. At maraming salamat din at salamat sa pagpunta dito. Bobby Proholes. Pre pala, sorry. Diba yun? Nalabo na mata ko. Bobby Proholes at Weng Watanabe. Kay Joy, hello po. From HK. At Pretty MM, hello po. At kay Atina Chua, happy Sunday to all everyone. Sino pa? Oh, Mang Juan Bukid, di malaman kung K-pop movie ang saya mo, direct may papuso sa huli. Ganon talaga, kayo naman, oh. Kelvin Oloroso, magandang morning. At kay Annie Brookman, at kay Marie Aileen Malbar, at kay Joe M, maraming salamat. Sa mga hindi pa nakasagot sa ating live survey, sumagot na kayo, andyan sa taas. At syempre, Michelle Rendon, maraming salamat, pabati sa mga taga New York. New York! Nandiyan na rin si Leg Reb at kay Ruben Betia at kay Silent Scream at Zen AIJC at kay Nonsense Humor at Bernard, ayan, demokrasya daw. Ang tawag dyan, demokrasya. Oh. Bioto, energetic ka today. Hello po. Medyo, hindi tayo naka-live kaya hindi tayo napuyat masyado. Kaya may energy, maaga nagising. Di ba? Oh, ready na ba tayo mga kaeksena? Simulan na natin to at para makarami tayo. Oh, Konohamaru, blessed Sunday din at kay Maritel T at Nenitas Vlog. Hello po at maraming salamat sa inyo. Hamilin Tabuso, pasampal ako sa amo ko direct niya. Ano daw? Pasampal sa amo ko direct, di niya ako pinag-day off. Wag mong saktan. Hayaan mo lang. May ano rin naman 'yan. May kapalit naman 'yan sa mga ganyan. Intindihin mo na lang. Ganun talaga ang OFW. Morena Brown at Lani Sunga, Hamilin Heraldino at Joy 29. At kay Saryotek Bagtit from Hong Kong. At sino pa? Pabati po taga, sa mga taga Lupi San Fernando Kamsur. Ayan, kababayan to. Oh, mga kaiksena at syempre, binabati natin lahat dito ng mga kabatas with Attorney Libayan. At syempre, binabati rin natin ang magandang morning lahat ng mga kayubi with Attorney Claire Castro. At lahat ng mga kasawsawan sa Discord, Karmados, at ating mga ex-senadora and kabogeras. Hoy, Christina Inot, nagpapaliwanag ka pa. Huwag ka magpaliwanag, duk sa barangay. Charot. Easy. At nandiyan na rin si Yuna Anika, hello po. At syempre, binabati natin ang ating mga moderators, kabogeras. Nandiyan si Jack Constantino, Nosferatu, Erika Matsumoto, Gani, Taglay. Ay, Taglay. Pagsunod-sunod ko pa. Erika Matsumoto, Gani. At kay Daisy Taglay, at kay Maria.
At nandyan din si Maria Aileen Malbar at Aileen Sidesma. At yung may mga blue name dyan, moderator siyan. Okay? Shoutout Alvin Dumago. At simulan na natin mga kaiksena. Sa mga gusto kumorder ng ating t-shirt and hoodie, message lang kayo sa Facebook page ni Direk Freddy Valera. Pati yung lip tint ko, kung gusto nyo umorder ng gamit-gamit kong lip tint, lima yan. Limang shades yan. Mamaya ko na napapakita sa gabi. Ito gamit ko, lima. Limang lip tint yan, pwede kayo order isang set. Okay? Pabati po sa misis kong si Naring Gloton. Hello po, Mara Risa Advento at Jimpy Presto. Maria Coral, Pujinami. Hello po. At shoutout sa lahat ng mga taga-Japan. Alright, game. At syempre mga kaiksena, binabati natin ang bonggang-bongga sila si Robert Ramos, sila Ma'am Terry, at si Ramon Gardose. At si tawag dito Mama Lucy Mauka, good morning. At kay Mama Rhea Nancy Maru, kay Ma'am Leonor Won, at kay Ma'am Therese Hellman, at kay Mami D. At ang ating mga original Spice Girls na sila Mama Mi TV, si Ma'am Hilda Enriquez, at syempre na si Malditang Lola at si Tita Edita Yamaguchi. Hoy, Ninitas Vlog, hindi ka nakikinig eh. Tinawag ko yung pangalan mo eh. Tingnan mo, kung ako yung teacher, kayo estudyante ko, malamang nabokya ka na sa recitation. Diba? O, Pukeke, hello. At Unibert at Ruby and Borromeo. Simulan na natin, magandang umaga sa lahat. Eric Stickman. Okay? Mga kaiksena, ito po yung ating live stream ngayon ay continuation to ng isang araw. Hindi po ako nakapag-live kagabi. Kahapon pala nag-live ako. Umaga ba yun? Hapon, okay? At sa gabi, hindi po tayo nakapag-live. Kaya ito yung continuation niyan. Sa mga hindi nakapanood po nun, i-search nyo lang yung sinundan nitong live na to. Yun yung continuation. At as I promise, Chris Juan at Angelina Lerio at Princess Esra at Bechay de la Cruz at Jeffrey Salas, sinabi po natin na hanapin natin si Kuya. Sinong Kuya? Yung na-interview ni Kayo sa kanyang channel na kung saan lumapit sa programang Last Resort. Anong Last Resort? Yung Rapid Tool po in Action, na which is anong nangyari dun sa paglapit nila, na bokya. Repairer na nga lang, na bokya pa. What the fuck? Kaya naman po tayo, hindi naman po tayo sa nagbibida-bida para sumagot ng kung ano man pong kailangan nila. Tayo lang po ay susubok tumulong sa abot ng ating makakaya. At ngayon po, hindi ko siya interviewin. Verified naman natin, chinek naman natin kung legit. So legit naman, ayoko kasing maggawa ng video-video tapos may background music na tutulungan mo. Tapos maglalagay ka pa ng andag dito, magsasabi ka pa ng kung ano-ano, 'di ba? Hindi natin ginagawa yung ganoon eh. Tayo, direkta po tayo magbibigay ng tulong sa pamamagitan po ninyo. Hindi niyo na po papadaanin sa akin, kayo na po. Okay? So kung ready na kayo mga kaiksena, bago natin pag-usapan yung main topic natin, bibigyan ko lang po ng daan itong ating ilalapit sa inyo. Kung ready na kayo, type action and let's do this. Let's go, sa go! Siyempre mag-like kayo. Ano to? Ganun-ganun na lang. Mag-like kayo. Hindi naman pwede hindi kayo nagla-like dyan. Diba? Oh, like muna habang nagre-ready na. Atlas, hello. Pabati sa business kong si Charmaine Luna. Oh, kamusta? Oh. Galaw-galaw tayo. Oh. Okay, galaw-galaw dyan. Okay, shoutout kay Piltrum Pileo, lights, camera, action, yes. Sa mga hindi ko po mababate mga kaiksena, pasintabi po at paunawa po ang kailangan dahil start na po tayo at ayaw naman po natin na tawag dito,
ma-interrupt na ma-interrupt, di ba? Jesse G, hello. At sa lahat ng bagong pasok. So, before we go to our main topic, ito na nga mga Kiksena. As I promise po, nakita na natin siya at na-verify naman natin si Kuya na humihingi ng tulong sa kanyang, para sa kanyang pamangkin. At talaga naman pong tawag dito, sila ay nakakaawa naman po talaga dahil yung iba, porket sikat, sa programa na yon eh, nasasalang agad at nabibigyan ng Tulpo Brand of Justice. Ang tawag dyan, demokrasya. Paano naging demokrasya yon? Ngayon, kitang-kita nyo naman na nakaraan nga yung mga sikat na mga vlogger na walang kakwenta-kwenta yung kanilang content at puro away pa, kagaya niya si Boy Tapang at si Cherry White. Di ba? Iisipin lang natin paano nangyaring nakapasok agad at naisalang agad yung kanilang mga sumbong. Di ba? Siyempre sikat eh. Siyempre 4Ws eh. Di ba? Siyempre kita yun eh. Eh samantalang itong nangangailangan ng tulong, nauwi saan? Referral. At pagkatapos, sila ay pumila, nagtiis na mainitan, magutom at gumastos. Eh yung mga nagsusumbong na sikat, kagaya nung Cherry White at Boy Tapang na issue na yan, eh mapipera yung lintik na mga yan, pwede silang magkasuhan. Hindi na kailangan pampadaanin sa programa na yun. Imbis na ito sana, nai-interview nyo. Ito sana nabibigyan nyo ng pansin. Pero ang nangyari sa inyo, ginawa nyo, ni-repair nyo lang. Pagka-repair nyo pa, hindi nyo pa binerify kung alimbawa yung kanyang mga pagdadaanan ba ay pwedeng maaprubahan or tatanggapin ba yan, sinabi sa inyo, wala kayong tamang sistemang pagkukorek. Yun ang totoo. O sige, kung nagsisinungaling ako, di sagutin nyo to. Di ba? Sa hindi nakapanood, hindi ko na uulitin tong video na nasa harapan nyo, panoorin nyo na lang to kay Kayu. Okay? Ngayon, ulitin ko mga kaiksena. Ito po ang gagawin ko, wala akong pagpilit. Sa mga nais lang po. Kasi kachat ko siya kagabi. Sabi ko, itatry lang po namin pero hindi kami, hindi ako nagpa-promise na may malaking may bigay po sa inyo or meron. Ang gusto lamang po namin, kung sakali, baka may magbigay sa inyo, at least kahit man lang makadagdag sa inyong panggastos sa pang-araw-araw na, yun ba, di ba? Okay? So, mga kaiksena, ito yung picture na hiningi ko sa kanya. Asa na ba yun? Ito. Ito yung pinakita niya eh. Chinek ko din yan. So, dalawang referral ang kanyang nakuha sa programang yan. Yan, no? Ang tawag dyan, demokrasya. So, meron palang nilapit na kay Congressman Jocelyn. Diba? Tapos, meron pa kay, tawag dito, kay, hindi, wag yan. Saan na ba yun? Mamaya na yan. Yan. Pati dun sa DSWD natin. Pero may nakuha naman daw di umano sa DSWD. Diba? So mga kaiksena, ito po yung pamangkin niya. Di ko alam yung eksaktong sakit, no? Pero ang akin, sila dapat yung nabibigyan ng pansin. Hindi yung mga vlogger o influencer na papansin. You see. Tama ba ako? Mas tamang-tama ako, Sherry. Yes po, idol. Opo, mas tama-tama po. Kaya wala na po mas tama po sa inyo, Panginoon. Este, opo. Diba? Nakita ninyo? Oh, mas malaki pa yung picture kaysa sa content ng letter. Ay, naku, sinabi mo pa. Diba? Wait lang. Tapos, sana ba yun? So, nakikita nyo ba? Oh, dito ko na lang babasahin para sa mismong ano, sa mismong message niya. Kasi, screenshot lang to eh. Wait lang. Asa na ba yun? Ito. Ayan. Babasahin ko po sa inyo ah. Okay. So, malabo ah. Wait lang. Kasi screenshot lang eh. Ito po yung sa Makati Medical Center. Radiology or Radiation Oncology. Tama ba? Parang drama yun ah. So, nandyan po yung quotation. Hindi pala yan yung quotation. Ito. Nandyan po yung quotation na ng gagawing operasyon. Parang ganun to eh.
Sa total po, aabot ng nasa 220,000 pesos. Grabe, 'di ba? Pero naalala ninyo kapag sikat at trending doon sa programang The Last Resort o RTIA. Naalala niyo yung foreigner na love scam, love scam? Magkano yung binigay na pera doon sa kano? Easy. Hindi pa natin kababayan yun, ha? Oh, sino ang nakapanood nun? Diba? O ngayon, tanongin natin yung programa nung senador. Sino ang dapat tulungan nyo? Diba, puros kayo pobre, puros kayo mahihirap, puros kayo paawa sa mga kababayan natin kailangan ng tulong, bidang-bida kayo dyan. Eh eto, bakit nagawa ninyong i-repair lang to? Kasi hindi siya sikat. Diba? Kasi ang gusto nyo yung may kaso, gusto nyo yung may kabit-kabit, gusto nyo yung mga maritesan, gusto nyo nakakapag-hype ng tao. Eh dito kasi wala eh. Diba? Gagastos kayo, hihingi ng tulong sa inyong pinansyal o kung ano paman. Wala, tinabla nyo. What the fuck? Ang nakakalungkot, yung binigay nyo doon, $5,000 na inabot, ganon. Isipin nyo to, oh, ito life-ended situation to, eh, yun doon. Ilang part pa yung inabot noon, yung sa foreigner nyo. Ang laki, ito, nakakalungkot, no? Nakakalungkot talaga, kung tutuusin. Hindi pala kung tutuusin, nakakalungkot talaga, sa realidad talaga, pagdating sa programa nila. Yan ang patunay na hindi talaga mahalaga sa kanila ang mga pobreng kababayan natin, lalo na't hindi kasikat. Pag sikat ka, pasok ka agad. Wala ka ng pila-pila. Tanongin nyo si Cherry White at si Boy Tapang, yung bang yun, o si Cherry White na lang, pumila ka ba? Kapal din ang pagmumukha mo rin. Hindi mo naisip na, imbis na, wag nyo lang i-ano yan. Tawag dito, eh, tulpo-tulpo, tinulpo nyo pa. So, ito na nga mga kaeksena na sa worth ha 220,000 something yung total quotation. Ngayon, ayan siya mga kaeksena. Siyempre, doon lang sa ospital na nasabi, merong ganong uri ng treatment o medication o operasyon o kung ano man tawag nila. Kaya naman lumalapit sila sa rapid tulpo in action. Pero wala, referral. Okay? So, without further ado, asa na ba yun? Sa mga nagnanais lang po, kahit ano pong amount, pwede nyo pong direktahin itong ibibigay ko. Ito si, ito yung pangalan niya dito, wait lang. Para, kayo na po ha, Dennis Manases Palenyo ang pangalan. Bali, if I'm not mistaken, pamangkin niya. Yung nanay nung pasyente nasa ibang bansa at nagkabaon-baon na sa utang dahil kasi nga halos ano sila nasa ospital. So ang kumikilos itong tito, okay? Sila lang ang magkasama dyan. So kaya hindi makauwi yung nanay nung pasyente dahil nga nagtatrabaho bilang OFW. Ngayon, siya po ang nag-aasikaso. Ngayon, kung gusto nyo po, kontakin nyo siya. Meron siyang Facebook, Dennis Manases Palenyo. Ayan din po yung kanyang number, GCash number, pwede nyo siyang tawagan. Kung kayo po ay mga OFW, advice ko lang po sa inyo, kung gusto nyo tumulong, rektahin nyo siya kung meron kayong Facebook. Huwag nyo na akong, ilabas nyo na ako dyan. Basta I am the bridge para ilapit siya sa inyo. Kasi kahit papaano po, malaking tulong pa rin sa kanila yung anuman mapag-aambagan natin. Wala po tayong sasabing sponsoran nyo ako, hindi kagaya ng mga Kalingap. Hindi po tayo ganun. Ayan na po yung ano, screenshot nyo na lang to. Ayan yung kanilang bank account, yan yung kanilang GCash. At kayo na po ang bahala. And then, kung sakali man po, mag-update na lang ako kay Sir Dennis kung meron ba o magkano ba para po sa transparency ninyo. Okay? So, salamat po ngayon pa man sa mga gusto pong tumulong. Bahala na po kayo. Tawag dito. Kesa po maibigay nyo po sa mga scammer dyan ng mga charity vlogger, yung kagaya ng mga Kalingap, yung pinagkakitaan pa kayo. So, eto na lang po. Direktahin nyo na mga kaeksena, ha?
At Dennis, kung nandito man si Dennis ngayon at nakikinig, basta dasal lang, hindi ako nangangako, but I will try my best. Hanggang mamayang gabi, ipopromote pa rin natin to para makakuha kayo ng kahit papanong sa pangangailangan ninyo. And syempre pa, everything happened for a reason. Tandaan po natin yan. Kaya ano pa hinihintay natin? Simulan na natin. At gayon pa, wala pa man, maraming salamat sa inyong lahat, mga kaeksena, mga kabugeras, sa lahat ng nandito. Thank you so much po. Okay, happy Sunday. Tuloy natin. Let's go! What's again? What's again? Salamat, Ja at Jesse Mullinex. Kalma from Texas always. Salamat, Ja. Thank you. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Mali ka na, game. Oh, ready na. Simulan na natin to, mga kaeksena. Okay. So, nung isang araw nga o kahapon, natalakay na natin ng kapiraso yung paglilipat kay PRRD o FPRRD bilang isang administrator ng ari-arian ng KOGC. At syempre, para sa akin nga, sinasabi ko, tahasan kong sinasabi sa opinion ko to, na meron akong nararamdaman propaganda dito bukod sa paglipat, yung mga vlogger na nagpakalat na agad. Kung mapapansin ninyo, di ba, una si Maharlika, sinabi niya na di pa man sinasabi o nililipat na si Pastor ay gagawing, si PRRD ay gagawing administrator, ay may senyales na kakamkamin daw o kung may kukuha daw ng ari-arian ni Pastor. At sabi ko nga, iuulitin ko lang, kung walang anomalya, kung walang katarantaduhan, kung walang anumang hocus-pocus sa mga property na yan at legal yan, bakit kayo natatakot kung may kukuha o kung sino man ang kukuha? At kung sinasabi yung gobyerno at pinangalanan ni Maharlika na First Lady daw o ahas ang kukuha, wala naman kayong ebidensya na naman. At pagkatapos nun, bigla silang in-interview. O biglang in-interview si Maharlika at nagbida-bida na doon. Diba? O ngayon, pakinggan natin itong analysis nila attorney Claire Castro at ni Sir Rod. Okay? At kasi tumama na naman ako dito eh. Hi Mang Pandoy, good morning. O pakinggan natin. Okay. Kasi pag-usapan natin, kasi in-appoint si PRRD bilang ng grupo ng Appointed Son of God bilang administrator ng KOJC. Tama. Napakalaking pagdududa ko talaga dito, sa totoo lang eh. Tapos ngayon, alam nyo ba, di ba, sunod-sunod yung rally ng mga alagad ni Kibuloy. Ito lang ang tanong ko ah. Hanggang kailan kaya kakayanin ng mga... Ito, may tanong ako doon. Napapaisip ba kayo dun sa gagawin nilang parang halos araw-araw yata na magra-rally ang mga yan? San linggo ba? Diba? Naiisip ko lang. Saan kaya kukuha ng panggastos lahat ng mga nakikisama sa rally? Nagtatanong lang ako. Kasi kung alimbawa ako kasama dun, tas ano, parang, ano ba to? Magpapagod tayo isang linggo? Ano to, araw-araw ba tayo magra-rally dito? Wala naman, may trabaho kami, may buhay kami. Parang napapaisip ako, funded ba yan? What the fuck? Hi Kayo, shout out at kay Mr. Somebody. Napapaisip lang ako dun sa gagawin nila o ginagawa nilang rally ha, na pang matagalan, sa linggo yata, parang ganun. Funded po ba yan? Kasi, di ba... Masahi ka, mag-uubos ka ng oras doon. Diba? Diba? O, nagtatanong lang ako, funded ba yung mga pumupunta dyan? O, sasabihin, ano yung pera ng, ano yun eh, Derek eh. O, di hindi pala. Kasi syempre, dapat voluntaryo, diba?
Kasi kung hindi voluntaryo, walang sense yung pinaglalaban nyo. Pagka ganyang pumupunta ka sa rally nang may ine-expect ka, kasi sagot naman pamasahe, sagot naman ng merienda, may pa-t-shirt. Diba? Ano yun? Oh. Ewan ko lang sa inyo, bahala kayo dyan. Ha? Eh kayo ba? Tanungin ko kayo. Oh, isang linggo tayo mag-rally doon na, kung bahala sa inyo. O, oh, limbawa lang. Oh. O kaya wala pala akong sasabihin. Oh, wala. Mag-rally lang tayo. Suportahan niyo yung pastor natin, ha. Suportahan natin 'yan. Anak ng tuchen, di ako magpapakabagod doon. Paano ko bubuhayin yung anak ko? Paano ko bubuhayin yung pamilya ko? Mabubuhay ba 'yan ng Son of God nyo? What the fuck? Direct naman, huwag ka magalit. Alam mo naman kung bakit 'yan, ano 'yan eh. Ano ba meron? Dahil saan? Ang tawag diyan demokrasya. Oh, demokrasya pala. Tuloy natin. Oh. Administrator, tagapamahala. Oo. Sa Tagalog. Siya ho ang mag-administer ng lahat ng Kingdom Properties sa Philippines po in case may mangyari po sa mga executive pastor at sa board of administrator. So ang mga duties po niya is to preserve, to retain, to maintain. Mama Fiona Marlene, i-rewind nyo lang tong video. Nandun, pinost ko po yung details ni, ano, nito, ni Dennis. Ano nyo na lang po siya, piling Haponesa. Ito talaga, piling Haponesa. Sabihin mo na Haponesa, wag ng piling. Sampaling kita eh. Easy, easy. Charot lang. Thank you, ah. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy, easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Wala akong sinabing pandid sila. Napapaisip lang ako. Nagtatanong nga ako eh. Kaya baka kasi kasuhan tayo, sabihin ko nga, sasabihin ko na kagad. Nagtatanong lang ako, funded po ba yung mga nandyan sa rally? Kasi paano po sila mabubuhay niyan kung palagi silang rarally dyan? Paano po yung kanilang pangkabuhayan showcase? Di ba, Liz? O, tanoy natin. O, hi, Aning. And i-manage lahat po ng Kingdom properties solely para sa gamit ng Kingdom po. Kasi baka may mag-try po niyan mag-take over sa mga properties. Di ba? Baka may mag-try pong mag-take over. Ay nako, napakalaking ano, napakalaking question mark. 'Di ba? Bakit illegal ba 'yung mga properties niyo? Ba't kayo natatakot diyan? Kanino ba talaga nakapangalan niyan? 'Di ba? Sino ba talaga? San ba talaga kasi 'di ba? Pagka imbestigasyon, 'di ba? Ah, sabi niya, oh, saan galing 'to? O magkakaroon ng mga pagtitrace 'yan eh. Ay pag, nako, napapaghalata kayo, huwag kayong ganyan. Yung mga galawan nyo, napaghahalata ba? Easy, easy. Kaya naman pala eh. And kung magta-try sila mag-hostile takeover sa properties, hindi ho yan papayagan ng Kingdom. And because of that, they asked the help of former president, president of the Philippines, Duterte. And now we hear that there are cases going to be filed against Pastor Kibuloy. And perhaps some other people from the Kingdom, mga full-time miracle workers or administrators. So they decided to make this appointment of former president Rodrigo Duterte. Okay, ano ba yung kanyang... mga role. Ano ba yung gagawin niya, di ba? Oo, yung kanyang rest. Hindi, di ba nga, nakikita naman natin, hirap na si PR Arding lumakad-lakad, nadadapa-dapa na nga, sabi niya nga eh, di ba? Oh. Tsaka siya na rin may sabi eh, di ba? Oh. Matanda na ako, ba't pinagpapaliwala ang bako? Sabi ko sa inyo, wag mong subukan, masisira ang buhay mo dyan. Charot lang. Oh, tuloy natin. Oh. Responsibilidad. At? Oo. Bakit siya? Oo. Wow. At bakit inappoint siya? Oo. Dami-dami naman miyembro ng KOJC. Bakit siya bakit at siya? Bakit inappoint? Ngayon lang. Dati ba may tagapamahala? Wala. Wala. Di ba? Si pastor lang naman. Kasi ang executive pastor, oo, ay si Pastor Kibuloy. Pero naghihearing na, ang sinabi nila executive pastor, yung pamangkin na yata. Oo. I forgot the name. Pero yun nasa ano, di ba? Hindi na daw, wala na daw, ano si pastor. Mm-mm. Parang hindi na siya yung executive pastor. Oh, di ba? Sunod-sunod yung steps nila eh. Di ba? O baka nagulantang sila eh, di ba, Kaisen? Gulantang sila dun eh. Kaya talagang yung taong bayan na may critical thinking, mapapaisip. Pero kung ikaw ay bulag, panatiko ka, tsaka samba ka, Easy, easy. Oh.
Nakanain ng executive pala si Pastor. Si Mike Tae, si Mike Abi na nga nagsabi, 'di ba? Siya talaga ang ultimong kahit na sa abroad daw pag may babaguhin siya. Kaya nga yung pag-resign ni Mike Abi on the spot eh. Kasi tina mo, nagko-komentaryo sila Mike Abi, 'di ba? Kaya siya nagka-problema at nawala doon. Nangingiilam kasi. Hindi naman ikaw yung commentator doon eh. Diba? Ano ka lang, ikaw ay may-ari, parang Apple Cafe. Ako, kung ako may-ari noon, hindi ako makikialam doon. Hanggat maaari, hindi na ako magpapakita sa screen doon eh. Kayo-kayo na yan dyan. Kasi hindi naman ako yan eh. Ano yan eh? Corporation na yan o media entity na yan eh, diba? Oh. Mula 2007, oh, ang trabaho ko sa SMNI, Suarezo Media Corporation, hanggang sa ako ay mag-resign ng live sa television noong July 26, one day after sona ng ating Pangulo noong 2022. Ayan, ha? Last year lang. Kaya po ang aking paniniwala, ang aking sasabihin dito ay base dito sa aking nalalaman sa loob ng 15 years. Si Apollo Kibuloy, siya po ang owner at king. Owner and king, yan. Sabihin siya ang may-ari, siya ang may-ari. Wait lang. May nakita nga akong post ni, ano, ni Bayad Bay, este ni Banat Bay. Na si Pasto, si PRRD, tsaka siya. Diba? O, dun pa lang, talagang mapap... Hindi ko alam ha, hindi ko kagad kinakagat yun. Hindi ko alam kung latest ba talaga yun, baka luma na yun. Hindi natin alam. O, kasi pwedeng pampautot lang yun. Sinungaling yun si Banat Bay, fake news yun eh. Diba? Hindi ko sinasabing fake news yung post niya. Pero hindi ko pa aagrihan yun, papaniwalaan yun, kasi nga fake news siya. 'Di ba? Pwedeng luma or pwedeng nang bablap lang 'yon. Oh. Tuloy natin. Siya rin ang king ay tinuturing na kanyang mga member lang sa kanilang relihiyon at saka po istasyon. Oh. Kanya 'yan. Siya ho nasusunod diyan. Maniwala kayo. Wala akong lalabas diyan na mga programa. Ultimong logo ng studio, style ng studio, lahat. Siya ho ang nasusunod diyan. Hindi pwedeng hindi. Kahit, alam ba niyo nung magkaroon ng debate before ang election? Ano? Ah, papalit-palit ng design ng studio, ng background. Siya yan. Si Kibuloy, no, okay nandun. Kahit yan inasaan, nasa abroad o nandito. Sa madaling salita, pakailamero talaga, no? Hindi siya marunong ano, magbigay ng tiwala doon sa mga inasign niyang tao, no? Hello, Maynika. So, pag mayroong pagbabago sa galawan ng SMNI, Suarezo Media Corporation, ikukonsulta sa kanya. Siya yung magmerong final say, may final decision. Kasi nga siya yung may-ari, siya yung hari. Pwede ba yun? Bakit siya ang in-appoint bilang kahit sino, depende naman yung partner, di ba? Oo, kahit sino, nakakataka lang bakit siya. Oo. Ayan. E di na... At saka ito, ha, no offense po sa mga maka-DDS na nandito. Ha. No offense, ha. Mapapaisip talaga, kahit ako, napaisip ako na posible kaya na kasi wala tayong nakikita talagang lantaran sinasabi ni PRRD, ganito lang ang pamumuhay ko, ganito lang ako, mahirap lang ako, which is okay kung ganun talaga, kung legit yun. Diba? Kung yun talaga na, wow, talaga si PRRD, hindi nangurakot, ha? Wala akong sinasabing nangurakot, wala akong sinasabing hindi nangurakot, o kurakot. Napapaisip lang ako, posible kaya na pinagtaguan lang itong grupo ng kingdom. Halimbawa, kung sakali lang, di ba? Kasi wala talagang nangyaring kung ano mang ingay about o wala man lang tayong narinig. Eh. Talagang biglang bloom ng ano, ng sama ni Kibuloy nung pagpasok na ni PRRD, eh, no? Wala na naging problema eh. Nito na lang nung papaalis na kasi may kaso na pala noong 2018. Kumbaga na black noong 2018 eh, no? Oh. Jones, attorney, bakit si Tatay Diggs hindi nang inappoint, no? Yan ang kanyang kanila mga... Yan ang pag-uusapan natin, partner. Kaya huwag kayong aalis. Oh, kaya huwag kayong aalis. Sige, na bueno. Huwag kayong mawawala. Mag-like muna kayo dyan. Kung ayaw nyo, saktan ko kayo ng kiss. Sinasabi, a new development unfolded in the legal saga surrounding embattled Davao-based Pastor Apollo Kibuloy on Friday. Ngayon niyan, March 8, as the preachers group announced that former president... Hindi natin sinasabing totoo yun, ha? Kagaya na sinasabi ni BC dito, taguan na nakulimbat yang kay OGC. Yan ang sabi ni BC, oh. Oo.
pwede, talagang may mga taong mapapaisip ng ganun. Kasi biglang nag-ano na sila ngayon eh, parang naaligaga na sila ngayon eh. 'Di ba? Ba't aligaga? 'Di ba? Dark ano to? Anong black agad ako? 'Di ka naman black ah. Nakapag-comment ka nga eh. Oh. Duterte support Duterte. Pabati po from Israel. Hello. President Rodrigo Duterte has been named the new administrator of properties belonging to the religious group Kingdom of Jesus Christ. Kaya nga 'di ba noong isang araw kahapon na nasabi natin na sa mga ganitong klaseng relihiyon nila o kahit saang ahensya, gobyerno man, korporasyon man, ang mga sinusunod na ipapalit diyan lalo na doon sa mga nagpakahirap na marating, halimbawa dati siyang manager lang hanggang sa maging vice president na, siyempre, iisipin mo nang papalit sa CEO o president eh yung sumunod sa pinakamataas. Pero magugulat ka, toink, iba yung nangyari. Easy. Kasi ang tawag doon, alin, Mr. Robin Padilla? Ang tawag dyan, demokrasya. O, tuloy natin. The announcement was made via KOJC's media arm, Sunshine Media Network International, on the social media platform X, formerly Twitter. Kaninang alas... O yun nga pala, salamat Attorney Claire pala dito na nakita kami nila Attorney Claire. Kaya lang nakaano ko eh, nakabaligtad ako eh, ito. Bigay sa akin ni Attorney Claire yan. Na nakita kami. 8:08 to ng umaga. The ex post read, former President Rodrigo Duterte. Wait lang. Dark Jim X. Di lahat ng comment ko naka-flash. Pinipili lang ba ang pinapakita? Ano hindi ko alam. May nagbubura ba sa comment nito ni Dark Jim Mix? Sige nga, i-comment mo nga. Bibigyan kita ng pansin. Paanong ano? Kung hindi maganda yung sinasabi mo, pwedeng may magtanggal niyan. Pero kung wala naman problema sinasabi mo, bakit tatanggalin yan? Unless kung may gagawin kang hindi ka aya-aya dyan. Jack, may nagbubura ba? Sino yung moderator ko ngayon dito? May nagbubura ba sa comment nito ni Dark Jim X? Oh, tuloy tayo. Is appointed as new administrator for KOJC Properties. It provided no further details. Oh. The announcement followed a court ruling in the United States by California Judge Terry Hatter Jr. who ordered the unsealing of warrants and returns against Kibuloy and several of his associates. Ito nga, partner. Binasa ko nga ito kanina. A judge from California Central District ordered the arrest warrant of Doomsday preacher Apollo Kibuloy and his accused and his co-accused to be unsealed. Okay, according to the report, the unsealing was ordered by Judge Terry Hatter Jr. following a request from the United States Attorney Criminal Division, which handles the case of the SEC leader. Okay, the case involved charges of conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, coercion, sex trafficking of children, conspiracy, and cash smuggling. Mm. So, okay. So, yun, partner. So, unahin natin itong... Unahin natin pag-appoint, partner. Pag-appoint, sige. Mm. Okay. Partner, kasi... lumalabas kasi sa record, hindi naman na si Pastor Kibuloy ang executive pastor. Oh, yan na. Ng Kingdom of Jesus Christ. Mm-hmm. Based sa records ng SEC. SEC, oh. As of December 19, 2022. Latest lang to, ha? Latest lang, ha? Oh. Ang bagong executive pastor ay si Marlon Acobo. Oh. Diba? Si Marlon Acobo ba ay may kaso din? What the fuck? What the fuck? Kasi dapat si Acobo ang ilagay nyo dyan eh. Kung kailangan nyo na administrator, bakit hindi rin siya ang ginawa nyo? Bakit may makakalkal ba kay Acobo? Meron bang posibleng makalkal na ikakatakot nyo? Oo. Oh. Parang hindi siya may kaso.
kasama ba siya doon sa mga co-accused? Sorry na, Bioto, huwag ka na magalit. Sana kasi si FPRR yung admin is because of the his capacity as lawyer. I supported him. Okay lang siya maging ano, lawyer ng ano nila. 'Di ba? Oh, wow, sana. Oy, ulam namin kagabi sinigang na pork. Please, niluto ko. O, tuloy na natin, dami kong kwento. Kung sa cash, sa smuggling, bulk cash smuggling na tinikap natin before, walang pangalan na Marlon Acobo dun. Kung sa executive... Wait lang, wait lang. Sabi ni Rapi Munyo. Tsaka na ako maniniwala pag may patunay na kayo nila Attorney Claire. Puro lang naman haka-haka yung sinasabi nyo. Pinalaki nyo lang naman yung pag-appoint kay Per Adi. Pagka, alam mo, pasensya ka na, alam mo, hindi mo ba naiintindihan yung sinasabi? Ito nga, may pinapakita dito. Ikaw mag-isip ka. Gamitin mo yung utak mo. Diba? Kailangan mo ba ng ebidensya dito sa sinasabi nila? Eto nga't may pinapakita na mga inire-research. Diba? Simpleng pag-uunawa lang ang kailangan mo. Walang inaakusa dito. Tayo'y nagtatanong. Kung ikaw, hindi ka naman sang-ayon sa amin, wala akong magagawa. Diba? So, sana lang, gamitin mo lang yung utak mo. O kaya, pag-anahin mo lang ng konti kahit mga 30 minutes lang. Okay? Pwede na yon. Masaya na kami doon. Demokrasya, tol. Ang tawag dyan, demokrasya. O, tuloy natin. Kung si Marlon Acobo ang executive pastor ng KOJC, bakit kinakailangan na i-appoint si dating Pangulong Duterte na administrator kung may tumatayo naman na executive pastor? Oh, di tinabla niya. So ano to, wala kayong tiwala. Ito nga ang ano eh, ang catch dyan eh. May meron kang mga tao dapat na paglipatan o i-appoint, pero mas pinili mo yung iba na delegates din. Bukod sa meron ding naharap na kaso, plus siya pa eh matanda na, kesa dun sa executive na pinalit kay Kibuloy, di ba? Ano ba, meron ba silang mga transaksyon, meron ba silang usapan, may mga alam ba sila na sila-sila lang nakakaalam at hindi pwedeng mailabas sa ibang maya. Kasi pag inilipat mo sa iba na yung pamamahala ng lalo na property na yan, di ba? Tapos may papasok na walang alam doon, di mayayari kayo. Kagaya nung executive na si Acobo, dapat siya ang pumalit pero hindi pinalit. Oh, si PRRD yung pinalit. Bakit? May kaso ba yung Acobo? Nagtatanong lang tayo. Oh, kasi ano yun yan? Kakalkalin talaga yan sa investigasyon. Sino na to? At bakit kayo biglang nag-iba ng may-ari? Porket may kaso si Kibs? Bakit? Oh, di ba? Eh, akala ko ba walang kasalanan si Kibuloy? Malakas ang loob niya at handa siyang harapin ng mga kaso dahil malinis ang kanyang pagkatao. Eh, bakit po kayo natatakot? Bakit kayo biglang nagpalit ng administrator nyo? At yung executive sinasabi ninyo, ba't iba na rin? Ano nangyari sa inyo? Mag-isip kayo ngayon. Oh. Hindi ba katakataka yun, partner? Mm-hmm. Ewan ko po kay Rapimonyo na nandito. Hindi yata niya naiisip yun eh. Gusto niya daw po, ano eh, wala naman tayong akusasyon. Ang sinasabi lang natin, itong nangyari, binibigyan natin ng komento. Iba yung nag-aakusa sa nagbibigay ng komento at nagtatanong. Tandaan mo yan. Oh. Ibig bang sabihin, mga kayubi, na yung pagtatalaga kay Marlon Acobo bilang executive pastor ay dami lang siya? At ananatiling ni Ari ay si Pastor. Pastor Kibuloy. Diba ang sabi nga, kaya siya nag-appoint ng kaya nag-appoint yung grupo ng KOJC ni Pastor dahil nga nagkaroon ng unsealing of warrant of arrest. Diba? Kasi kumbaga, na-open ulit, ipapaano na yung partner, i-red notice na siya. No? Pag sinabi mo i-red notice na siya, Interpol, ibibigay na yun. Pag unsealed na yung ano to, yung warrant. Makikipagtulungan na daw. Pag unsealing of warrant, para bang mag-i-start na makipagtulungan ngayon ang US sa bansa. Uh-oh. Patay. Dito sa atin. Saka sa ibang miyembro ng Interpol. Patay. Para siya ay? Mahuli.
arestuhin. So pag nahuli yan sa ibang bansa, partner, let's say nag-abroad. Mm-mm. At meron na tawagan ng mga miyembro ng Interpol. Mm. At nandun siya na kita, pwede siya hulihin. Oh. Kasi na-red mo. Tama yung comment dito. Sino na ang son of God ngayon? Nilipat na niya eh. Kaya nga siya tinawag kasi siya yung king. O di nilipat niya na. Kumbaga, tagapagmana, hindi na siya. O, o di hindi na siya king. So katarantaduhan yung sinasabing son of God siya. What the fuck? Diba? Oh. Butis na parang si ano, kumbaga nakatimbre na. Yes. Ang nakatimbre na. US ano to? Ito try ko mamayang hapon na pag-usapan natin mamayong kay Maharlika tungkol dun sa pag yung interview tis pagbida-bida niya sa SMNI. Mamayang hapon pagkatapos ko sa mga gawaing bahay. Oh. Partner. Oh. So mangyayari nito, 'di ba? Kung mare-red notice siya, lansin, nag-abroad siya. Siguro yung isa nakakatakot, di ba, partner? Nag-abroad siya, doon ka huhulihin. Hi, Mama Mi TV. Sa mga hindi ko nababati, wag ko kayo magtatampo. Sampaling ko pa kayo eh. Easy. Charot lang, syempre. Joke lang yon. Yung mga pikon dito, yung mga hindi mabiro, ha? Wag kayong ganyan. Kung ayaw nyo mabiro dito, mais kayo. Magkakapigsa kayo sa noo. Kaya siguro nag-appoint dito ng administrator. Mm. Okay. Pero ito, unang-una pala, syempre tinignan natin. Naging issue to kung bakit ko alam na iba na executive pastor. Naging issue to sa hearing sa House, sa SMNI. Lexan 0415. Ewan ko nga eh. Lalo na yung sa mga vlogger ni Kibuloy, mga nagtatanggol kay Kibuloy. Diba? Hindi ko maintindihan kung nasan yung mga utak nila o sadyang bobo lang sila. Diba? Ito nga oh. Uulitin ko na naman. Panahon ng kampanya, PBBM. PBBM, SMNI, magkadikit. Kumbaga, close para magkaibigan, di ba? Sila nagpo-promote. Ngayon, yung kabilang parlor ng mga anti-government, anti-PBBM, at yung mga DDS na, ano, na vlogger, di ba? Binabanatan yung si Kibuloy. Alam nyo yung 2018 na kaso na lumabas, di ba? At yung lumabas din nung kampanya na yun na nga, naglabas yung FBI ba yun? FBI. Di ba ginagamit nyo nga na pambanat sa election nun kay PBBM na ini-interview ang bias kasi makaganto si Kibuloy, maka-PBBM. So maliwanag na maliwanag na dati nang meron. Di ba? Nagigits nyo na mga tatangatangang vlogger ni Kibs dyan. Oh. Tapos ngayon, naghahanap pa rin kayo ng kaso, wala namang kaso, inosente. Ang tagal na ngang meron. Ano pang kailangan nyo? Di ba ba sapat yun? Tapos ngayon, unleasing na o tama, unleasing na o yung warrant? Kulang pa rin? Sige, magpakatanga kayo. Hindi, kayo ba? Gusto nyo ba yung nangyayari kung... Kung ayaw nyo bang mabigyan ng patotoo at patunay yung mga akusasyon kay Kibuloy? Kasi puro kayo inosente. Diba? Eh, sandamakmak din pala kayong mga animal eh, yung mga hindi naniniwala dyan. Oh. Harapin niya yung kaso. Harapin niya yung mga issue, hindi yung ganyan. Inosente, nagtatago, anak ng kubeta oh. Oh. Kasi ang binabanggit dito, parte ng may-ari ng SMNI ay ang executive pastor. Mm-hmm. Diba? So, executive pastor, tapos diba naging issue doon na, oh, pinalitan nyo na pala ng bago executive pastor. So, it means... Sorry. I stand corrected. I mean, I sitting corrected. Kasi naglalaro kasi o nung unleash the power of the channeling. I'm sorry. Unsealing pala. I stand corrected. O sa mga ano dyan, mga bashers dyan. Okay? I'm not perfect. Maganda lang ako. Hindi kagaya mo. Di ba? Oh, I stand corrected. What I mean is unsealing. Okay? Not unleashing. Kasi sa games kasi. Tuloy natin. Sorry na. Mapapatawad nyo ba? Hindi? O bakit? Anong tawag dito? Ang tawag dyan, demokrasya. Kayong ganun. Iba na yung may-ari nung SMNI. A part of it, iba... Noel, Apo, resibo ang tinitignan ko at pera ko. Bakinig ka kasi. Wala, may ang tanong ko nga sa'yo eh. Meron ba ditong pagbibintang? Wala naman, di ba? Pinag-uusapan yung pagkaka-appoint.
at yung mga posibleng mga galawan. Wala tayong pinagbibintangan dito. Ito'y tanong sa ating mga isipan. Tanong sa isipan ko. Diba? Na hinihingan ko ng sagot mula din sa inyo sa opinion nyo. Diba? Opinyonan tayo. Reaksyonan tayo. Hindi kagaya ng iba dyan. Isa nga din ako nanghihingi ng ebidensya. Dito kasi, ina-analyze na nila Attorney Claire dito. At tayo din, sumasabay ng pag-a-analyze. Diba? Nami-ari. Kasi iba na executive pastor ng KOJC. So bakit hindi nyo ito ni-report sa house? Yun yung naging issue dun, partner. Ang labo kausap nito ni Rapi Munyo. Ang sinasabi natin, posible kaya, pwede kaya, sa tingin nyo kaya, may sinabi bang ganon? Wala naman, di ba? Oh, bibigyan pa kita ng last chance, Rapi Munyo. Okay, tuloy natin. So, kung nagbago sila ng may-ari, ng pagiging executive pastor, at si Marlon Acobo naman ay walang kasong kinakaharap, bakit kailangan pang i-appoint si dating Pangulong Duterte bilang administrator ng mga properties ng KOJC? Diba? Ito pa. Para ano, ito Attorney Claire, para sa akin ano, isa sa mga dahilan para mas lalong ma-hype yung tao na pag si PRRD ang inilagay dyan, tapos may makikitang halimbawa, may nakitang anomalya sa ibang properties. Ngayon, yung mga taga-suporta ni PRRD ay ma-hype at magagalit at sasabihin at ikokonekta nila na ginigipit na naman sila ng gobyerno. Ginigipit na naman sila ng ating presidente. Yan ang propagandang nakikita ko. Para mas lalong dumami, para mas lalong alam mo yon, magalit yung tao at tumugma yung kanilang pinalalabas na may magkakamkam ng ari-arian kagaya ng pinaunang sinabi ni Bukeking Maharlika. Yan ang aking opinyon na nakikita sa style ng galawan nila ngayon. Isa yan sa nakikita kong dahilan. Siyempre, dapat natin malaman ano-ano ba yung mga properties ng KOJC. Oo. Ano-ano ba mga properties ang nakapangalan sa KOJC? Kasi pag sinabi mo ng pagbawi ng mga properties, ang bigat nun sa pandinig, di ba? Parang, wow! Grabe naman kayo, bakit nyo kukunin yan? Pag yung mga tao ang nakarinig ng ganyang sitwasyon na tatanga-tanga, basta na lang nila papaniwalaan, bakit nila pinapakialaman yung ari-arian? Bakit ang lupit naman ng gobyerno? Pero hindi mo na nila iniisip kung, teka lang, kaya siguro to pinag-uusapan ngayong property, ay baka may anomalya. Ay baka kung saan galing. Yun yung point doon. Huwag kayong tatanga-tanga yung mga followers ng kabilang parlor. Mag-isip kayo. Huwag kayong mag-focus lang sa sinasabi na kesyo ganito. Yan ang tactics eh. Yung propagandang palabasin na ang gobyerno ang nanggigipit sa kanila. Yan ang nakikita ko dito eh. Wala namang anong pro-gobyerno rito. Sa Amerika pa lang meron na kayong sabit o may sabit na sikib sa Amerika. Tapos ngayon ang gobyerno ang ginigipit ninyo na parang sila ang may kasalanan sa lahat. Tatanga-tanga talaga yung mga yan eh. Oh. Yung mga chopper ba sa KOJC nakapangalan? Oh. O nakapangalan mismo kay Pastor Kibuloy? Alam naman nating foundation. May foundation. Diba? Pag may foundation ka, hindi ka kasali sa pagbibigay ng tax. Diba? Kung doon lahat pumapasok, tapos hindi naman pala, alam mo yun, basta mamaya ulit, papakinig ako sa inyo. Diba? Ang sabi naman kasi dito, ang pamamahalaan lang naman, yung properties, ito, pakinggan nyo to ha, ito na dinig ko sa news. Oo. Ang mag-i-administer, pamamahalaan lang ni dating Pangulong Duterte ay properties ng KOJC. Oh. Hindi properties ni Pastor Kibuloy. So does it mean na may ibang property si Pastor Kibuloy? Minimum wage. And like the rest of the kingdom, he's expected to give 10% back to Kibuloy. This may be the most beautiful spot in the Philippines. And it's paid for by people who live on $2 a day.
So how do you justify your lifestyle? I mean, your watch could probably feed 100 families for a month. If it's not God's will for me to have these things I have, you can take it away. It is God's will that we follow. If it is God's will for us to live like this, you know, you can have a broken heart looking at me, but what can you do? But they get their understanding of the will of God from you. Yeah. And this nice young man wouldn't be holding this umbrella if he didn't believe the things you say. For us here, we see everything as a ministry. My talent is to preach. My talent is to be a leader. Not everyone can become a preacher or have been given a talent like me to go and lead the 6 million people. But Jesus, when he walked the earth, according to the Bible, lived among lepers and prostitutes. I live among them. You have a private jet. I live among them. Before I had the private jet. You're in a walled compound with mansions. Before this, I lived among these people. Like, for example, that jet that you're talking about. Do you know that in 1983, I had a revelation of that jet? That the Lord is going to give me that. It is Him who gave me that. If it is not His will, how can I afford that? Reasoning ng tanga. Anak ng kubeta, oh. Kita-kita naman magkano yung kinikita o sa laki ng kinikita mo sa miyembro mo. Paano nila makakabili niyan? Diba? Oh. Alam naman natin na ang... Sorry po, mababanggit ko lang. Alam naman natin ang nasa taas o ang Diyos gumagawa yan ng paraan para sa iyo in a mysterious way. Hindi to kanta, ha? Kumbaga, kahit sabihin mo, totoo naman na pagkaloob ng Diyos, kaloob yan. Wala kang magagawa kahit sa papaanong paraan yan ibibigay sa'yo. Kaya lang kasi dito, kitang-kita ko sa papaanong paraan paano siya nagkaroon ng mga ganyan, eh. Ba? Diba? Sa laki ba naman ng di umanong contribution at may kota pa sa lahat ng miyembro at meron pang di umano na nagtitinda-tinda, meron pang nagpapanggap estudyante kuno at pipi o bingi pala, 'di ba? Oh, talagang kikita ka tapos meron pang naging alin. May naging na yun na huli nga sa United States na bulto-bultong pera na idadalin sa Pilipinas. Plus, wala ka pang tax. Easy. Oh, dahil wala kang tax, ang tanong, nagbabayad ba sila ng, ang tawag dito, kumbaga, nagbibigay ba sila lahat ng mga resibo ng kanilang pinagkagastusan? Hindi ba gumagalaw si pastor dyan ng kanyang pampersonal? Di ba parang rapid tool po lang yan? Kung foundation yan, hindi mo dapat pakialaman yan. Gagastusin nyo lang yan sa mga proyekto ng inyong foundation, hindi yung pansarili mo. Sa madaling salita, di para ka nangungupit niyan. Di ba? Oh. What the fuck? Tuloy natin. Oh, kung may iba siyang property, saan galing yung pinambili? Oo. Oh, yun ang sinasabi ko, di ba? Oh, gets niyo na. Oh. Saan ba at kanino ba ang jet-jet na yan, mga ibang property? Kanino nakapangalan? Di ba dapat nakapangalan niyan sa foundation? O, ay kung sa'yo yan, saan mo nakuha yung pambili niyan? Hindi ka naman na entrepreneur, hindi ka naman na businessman, di ba? Preacher ka, pastor ka, kaya nakakapagduda yung biglang yaman ng mga ganyang pastor, eh. Pambili ng Palmolive direct. Hi, Sap G. Hello sa at shoutout sa mga Team Pacquiao. Kaloob ng mga taong mga nabibrainwash nila. Will of the demonyo. Kung ang trabaho niya lang naman, eh maging pastor. Pag-preach. Oo. Ito, partner. Kung may iba siyang property, sino bumili nun? Regalo ba yun sa kanya o binigay? Eh, hindi, Attorney Claire. Meron silang istasyon, eh. O sabihin na natin, may istasyon sila. Saan niya nakuha yung pambuild, pambuo ng stasyon? Diba? Mapapaisip kayo, diba? Kung maghahalungkat ka nga, wait lang. Paano ka nakabili ng ganyan? Yang mga yan. Yan ba ay sa pera ng ganito? Yan bang nakapangalan na yan sa ganito? Sino may-ari ng SMNI? Diba dapat? Kung talagang foundation yan, ang may-ari niyan, yung foundation, walang pangalan at hindi ka kikilalaan ng ikaw dapat. Oh, tuloy natin. Bili niya. Kasi partner, may news wala dati. Wala namang malinaw rito, partner. Mm. Na sa kung anong specific na mga properties wala, niyo. Basta sinabi lang properties ng KOJC. Na magiging... Properties ng KOJC. Oh. So, ito na yung mga... Church? Sa,
sa ministry, sa church. Partner, may alam kasi ako, ibang mga church, pero hindi nakapangalan sa church. Mm-hmm. Yung property. Ha? Huh? Nakapangalan sa individual na leader. Mm-hmm. So, yun siguro ang dapat malaman. Nakapangalan ba yung titulo? Pag sinabing property partner, okay, in-appoint mo bilang administrator ng properties ng isang partner, ng isang grupo, ng isang korporasyon, pati ba yung sa ibang bansa, sakop mo rin? Of course. Sakop mo rin? Oo. Oo. Mm-hmm. Na, pero di ba may... Kumbaga siya yung overall. Overall. Di ba? Pero baka may appoint siya doon na assistant para report-report lang. Di naman siya pwede every time na gusto niya pumunta sa ibang bansa, mahirap naman yun. Mm-hmm. So pwedeng may assistant doon, pero parang overall, si Pangulong Duterte. Oo. Pero, di ba nakakataka sa edad ni Pangulong Duterte, bakit siya? Bakit siya? Oo. Bakit hindi ibang lawyer? Basic lang nga, attorney Claire, napaka-basic lang para sa akin yan, kung bakit siya. Para mas maraming tumulig sa gobyerno. Kasi, syempre, pagka si PRRD, alam naman nilang nagbabanggaan ng Duterte at mga Marcos, di ba? At sa ganong paraan, mas lalong magkakaroon ng init at banggaan at talagang, syempre, pagsasanibin nila yung mga KOGC at saka yung mga DDS nila. So, para mas tinging mapalakas nila yung kanilang pwersa, kaya si PRRD, once na mapasok na yung mga properties na yan at magkaroon ng investigasyon bilang admin, di ba? Yun na yung dating yan. Yun na ang strategy dyan para, alam niyo yun, mas lalong sirain o para masira nila lalo yung gobyerno na sinasabi nila. Ay, hindi pala masira lalo. Hindi pala nila nasisira. Sila pala yung nagmumukhang tanga dito. Di ba? Oh. Diba? Bakit si Pangulong Duterte? Mm-mm. So, tuloy, nag-iisip yung ibang tao, sino ba talaga ang may-ari ng ibang properties? Mm-hmm. Diba? Especially close sila. Mm-mm. Diba? Sabi pa nga natin ni Pangulong Duterte, binigyan pa nga daw siya ng property. Oh, ito na yung binibigay na property. Binibigyan siya ng property, binibigyan siya ng kotse, itong si Pastor Kibuloy. Oh. Alam mo ba yun, partner? Nadinig mo ba yun? Oo. So, di ba alam mo yun, no? Ngayon lang natin talaga malalaman do mga to pagka nagkaroon talaga ng mga investigasyon at pag re-research. Pero kung hindi, wala. Bulag tayong lahat. Buti na lang may mga lumabas na ganito. So, in other words, hindi bumibili si Pangulong Duterte ng property. Bigay lang sa kanya ni Pastor Kibuloy. Misa mag-iisip ko eh. Wait lang. Hello? Pare? Oh. Okay lang ba? Alin? Na magbigay ako sa'yo ng ng pira ba na... May tumatawag? Ba't may tumatawag dito? Oo, may tawag pa ako. Wait lang. Makamanig eh. Oh, pare, balak ko sana magbigay sa iyo ng 800 billion pesos. Oh. Tapos, tago mo muna. Oh. Oh, ikaw muna bahala dyan. Oh, pwede, pagka magkalipas na mga ilang taon, bilan-bilan mo na lang ako paunti-unti. Bigyan mo ako regalo. Okay ba yan, pare? Oh. Baka malata kasi ikaw. Oh. Oo. Okay tayo? Bigay kita 800 billion, tapos kunin mo na yung 100 billion. Sagot kita ko bala sa'yo. Malakas tayo. Ako bala. Babae? Huwag na muna babae. Ako na bala dyan. Sige. Salamat. What the fuck? Wala akong may tumawag lang. Yung direct 800 billion? 800 billion na Jolene. What the fuck? Ba't kayo nag-iisip ng may kinausap lang ako eh.
Tuloy natin. Oh, may tumatawag ulit. Wait lang, may tumatawag. Oh. Ano? Ha? Ako? Sige. Gagawin mo akong ano? Gagawin mo akong vice president? Ah, president. Sige. Ako na muna yung presidente. Sige, kaya ko yan. Ako bahala sa'yo. Marami tayong bataan dyan. Oo. Huwag kang mag-alala dyan. Ako bahala dyan. Binigay ko nga sa'yo yun eh. Oo. Diba? Ako pa ba? Sko. Mais ka. Kung bahala. Ako na ang presidente muna. What the fuck? Oo. Diba? Tuloy natin. Oh, bakit? Nakikinig kayo sa usapan ko. Huwag kayo nakikinig sa usapan ko, ha? Oh, Bella, salamat. Direk, pakalma naman. Oh, ito na nga. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. Ah, wala ha, wala akong ano doon ha, basta may tumawag lang. Tuloy natin. Oh. Ayaw mo mag-isip na negatibo. Totoo ba na si Pastor Kibuloy ang nagbibigay sa kanya ng property? Tandaan natin mga kayubi. Kung magbibigay si Pastor Kibuloy ng property kay Pangulo Duterte, lupa pa to, saka mga kotse. Tapos ito. Alam niyo, isisingit ko lang ha. May mga bigayan ng lupa, 'di ba? At siyempre yung ito tatandaan niyo ha. Yung sa Manila, ang dami nilang lupain, may Glory Chenilin, may ganitong lugar, may ganitong lugar. Ngayon wala naman akong sinasabi o pinagbibintangan. Napapaisip lang ako. Kaibigan siya ng mga bilyar si Kibuloy. What the fuck? At marami talagang mga mayaman talaga yung mga yan. Di ba? At bukod pa doon, ano ba yung kanilang mga negosyo? Lupa-lupa, pagbubuo ng mga subdivision ba? Di ba? Nagtatanong lang ako. Basta, gets nyo na siguro. Bilyar. Maraming lupain. Magkaibigan ni Kibuloy. Kaya hindi pumirma. Ay, pumirma pala si Cynthia Villar. Di ba? Parang, ano kayang favor? As a friend. Nagtatanong lang. Oh, may tumatawag. Wait lang. Ganyan, may tumatawag. May tumatawag. Wait lang. Hello, Mare. Oh, Mare. Bakit? Ano? Tatakbo ka? Ah, ganun ba? Oh. Sige, akong bahala. Tulungan kitang mapromote sa pagtakbo mo, Mare. Akong bahala. Sige, sagot kita. Ako pa. Anak ako ng tatay ko. Kaya huwag kang mabahala. Oh, okay na ba yan? Set mo lang kung kailan ka libre. Oh. Basta, dami kong mga uto-uto eh, na mga alagad. Oh. Ha? Talaga? Bibigyan mo ako ng lupa? Uy, ang ganda niya na ilan? Tatlo? Aba, ano? Kasi laki ng ali? Mowa? Wow, ang ganda! Ah, ganon. As, salamat talaga, Mari, ha? You're a blessing in disguise. Diba? Sabi ko na sa interview ko, eh. Kung hindi talaga ibibigay, hindi talaga ibibigay. Kung ibibigay, ibibigay yan. Ikaw ba naman? What the fuck? Bye! What the fuck? Thank you po. Oo, nakikinig kayo sa usapan na may usapan. Huwag kayo nakikinig sa may mga usapan ng usapan. Tandaan nyo yan. Huwag kayong ganon. Ha? Huwag kayong ano. Bakit? Kilala nyo ba yung kausap ko? Di ko kilala yun. Oo, tumigil kayo dyan ha. Tuloy natin. Ang galing yung pera. Eh, di ba, ang issue ngayon dito, eh,
pinapakayod niya yung kanyang mga workers to earn money. Tapos pamimigay mo lang sa iba. Diba dapat naku-question yun? O basta kayo na bahala. Basta wala akong pinapangalanan dito. Tumawag lang yung friend ko. Si Mare tsaka si Pare. Diba? Oo. Dito sa mga ari-arian partner, yun na. Ano ang karapatan ng bawat miyembro? Co-owners sila, partner. Co-owners. They're part okay. of it. Kasi but when you kay. Appoint ng ano to administrator, ayun na mamamahala. Kailangan mo bang kunin yung kanilang hindi ng lahat. Bawat miyembro? Okay. Hi, Gani. If we're talking kasi, a corporation, kasi dapat hindi lang isang tao. Hindi ko alam kung paano yung setup nila, partner. Diba? Pero hindi ito dapat isang tao lang nadidecide. Kaya lang, parang sa panahon nito ni Pastor Kibol, parang siya lang lahat eh. Yun yung dating na kwento, parang siya lang. May mga assistant lang siya. Pero lahat na nagdi-decide, lumalabas si Pastor Kiboloy lang. Diba? Katulad dito, sabi ko nga, may executive pastor na. Bakit kailangan mag-appoint? Well, in fact, yung executive pastor, wala namang kaso. So, ano? Diba? Bisa naisipin mo, partner. Hindi, may balita kasi, partner. Tichikin ko lang kung ano yung ano nito, ha? Yung citation nito, mga kayubi. Pero may nakita kasi ako, may findings na nung panahon ni Pangulong Duterte. Nakaw. Mas yumaman si Pastor Kiboloy. Ang tawag dyan, demokrasya. What the fuck? What the fuck? Diyan talaga nagkakabukingan eh. Nagkakabukingan talaga pagka, alam mo yun, may lumabas ng isang maliit na ano. Diba? Ramon Gerdosi, ibang ganda mo pag super weekend, super fresh. Thank you, parang ikaw. Diba? Salamat. Oy, ano na? Hindi ka naman nagme-message, si. Wali ka na, type action, forma na. Oh. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Ganon. Kaya nga, di ba, tanong natin, hindi ba siya nagagamit? Hindi rin ba siya nagagamit para maimbakan ng pondo? Kasi, di ba, kung isipin mo, bakit nga si Pangulong Duterte? Ayaw mo mag-isip partner, pero sa dinami-dami ng miyembro correct ng KOJC, sa dinami-dami ng mga opisyal ng KOJC, Halimbawa ikaw, Mr. Somebody, okay? Ikaw ay aking anak, kunyari anak kita. At ako ang pinakamayaman sa buong mundo dahil ako ang Angel of God. What the fuck? What the fuck? Malupit yun, ha? Ngayon, 'di ba? Ikaw ang anak ko, dapat ikaw ang pamamanahan ko ng ating ari-arian at lahat-lahat. Pero ang pinamanahan ko 'yung nagtitinda ng fishball. Payag ka? What the fuck? What the fuck? Payag ka? 'Di ba matik naman 'yon kung halimbawang wala na si asawa, wala na asawa ko, kunyari. Matanda na kami, mamatetegi na, mamamatay na. O, kanino yung pamamana? O, di sa mga anak. Kaya kaso, ang pinamanahan, yung magpipisbol. Ngayon, mapapaisip ka, mapapaduda ka ngayon. Bakit? Salbahe kaya to si Mr. Nobody? Baka naman may katarantaduhan to. Baka hindi to mabait na anak. Di ba? O, baka ganun ano. Kasi kinikilala ka ng mga alagad mong son of Chenilin tapos sa iba mo binato. Easy. Diba? Oo. Why? PRRD. Op! Alam na ang gagawin. Erica, una na kayo. Merong, alam mo na, ito. Wala sa hulog. Alam, ibaon na yung ibabaon. Gets nyo na yan, Jack, Erica. Oo. Salamat, Johnny Come Lately. Thank you so much. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy.
Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Hindi, ano, isipin nyo na, napaka-basic lang naman eh. Tapos sasabihin nyo, ba't daw pinag-uusapan, ginagaslight pa daw itong pagka-appoint. Mapapaisip ka na. Oh, dun pa lang. Oh. Diba? Meron ba siyang ano dyan? May stake ba dyan? Hindi, kasi siguro dahil diba? Sa ganun lang talaga ang kanyang tiwala partner. Kay former... Anong silbi mo? Naging ikaw nga ang pinuno eh, tapos nagbuo ka ng kaharian mo. Tapos yung mga taong talagang nasa loob mo, doon ka pa walang tiwala. Sila nga yung mga tao mo eh. Diba? Isipin yung mabuti yun. Diba? Napaka-basic lang. Samantalang iba, ay nako, ewan ko sa inyo. For president, kay Tatay Dix. Okay. Kaya, ilang taon na si Pangulong Duterte? Sa kanya ipinaubaya. Sila lang naglaglag din sa kanila dyan. Di na nga halos makalakad si Pangulong Duterte. Gagawin po ang tagapamahala. Ano ba ang role ng ano partner, ng property administrator? O di syempre ikaw magde-decide lahat, partner. Oo. Pag sinabing lahat, lahat ng liabilities, lahat ng obligations, lahat ng pwede mong igastos, edi ikaw. Oo. Ano ko nagbabasa na, tama ba, ano ba yun? Legal term yun? Fractuary partner. Usufruct? Oo. Hindi din siya ganun. Hindi yung usufruct eh. Ang usufructuary partner. Halimbawa, ikaw, pag ikaw yung may-ari ng title, pero yung gamit is ako ang gumagamit. Oo. Dinonate mo sa akin yung usufruct. Ako lang ang may exclusive na may karapatang gumamit. Mm. Yun yung usufructuary. Oh, okay. Pero yung title, still, sa may-ari. Pwede nga din mangyari yun, no? Oo. Ito, administrator. Kaya lang, sabi ko nga, sa lahat-lahat ng tao, sa lahat-lahat ng 7 million nga sabi mo, partner eh, na miyembro ng KOJC, bakit ka mag-a-appoint ng taong outsider? Tama. Diba? Kaya isipin mo, huwag kayong kumontrator ni Claire kasi nga, sabi ni Robin Padilla, ang tawag dyan, demokrasya. Oo. Ngayon, pagka napag-isipan, galit kayo. Ngayon, pagka may napapansin o naaamoy sa inyo, galit kayo. Ang tawag dyan, demokrasya. Oo. Oh, happy birthday kay Marzane Panisa from RJ Panisa. Happy birthday ha, and enjoy your day. Oh, tuloy natin. Meron bang interes si Pangulong Duterte sa mga property? Naku, wala. Attorney Claire, wala po. Huwag po kayo magsasabi po ng ganyan. Ng KOJC. Hindi natin masasabi. No. Well, gaya ng ako, sabi ko nga kanina, ang nakikita ko dyan siguro dahil sa talagang ganun lang, ganun kalaki, di ba, yung tiwala niya dahil sa sobrang tagal nilang mag... Kaya nga yung mga miyembro, no, gumising kayo. Gumising kayo, huwag kayo magpauto. Imbis na sa inyo o isa man sa inyo, sa miyembro nyo dapat ang nandyan para tawag dito, pangasiwaan kayo, ibang tao. Paano kayo maiintindihan yan? Paano halimbawa nagpastor si PRRD, no? Mga pup! Sabi ko sa inyo, huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Itong si Kwan, itong sabi ko, hindi pwede ikaw mag at tayin ko talaga yan. Kunyari lang naman, ganun yung nangyari. Siya yung nagsalita. Anong alam niya dyan? Diba? Kunyari lang, pero hindi naman. Administrator siya. Nagjo-joke lang ako. Pero sampal sa inyo to. Diba? Walang tiwala sa inyo yung inyong sinasambang anak. Gumising kayo. Nagpapakapagod kayo dyan sa rally. Kayo nagngangaw-ngaw. Hindi kami bayad. Woo! Hindi kami bayad. Tang. Oh, sige. Doon pa lang, sampal na eh. Oh. Hindi lang, partner, bilang ano to, magkakilala kung hindi, magkaibigan na rin. Oh. Kaya siguro, sa kanya na ipinabaya
bilang property administrator ang dating pangulo. Hindi ba siya nakakasagasa ng miyembro ng KOJC? Ay hindi po, wala attorney, wala namang na ano doon, wala na ba, wala silang na tag dito. Wala silang nagagawa ng sama ng loob doon. Malinis ang paglilipat ng yung nag-appoint ah, hindi ba siya nakakasagasa? Dahil sa dinami-dami mo na assistant diyan na hindi kasama sa kaso. Sabihin natin ito malungkot diyan. Alam niyo ba, hindi ako magtataka kapag mayroon na namang lumabas na testigo. Kasi ito, in reality, nangyayari. Halimbawa, ako yung uncle of God. Tapos, marami akong tagasunod. At meron akong tatlong mga pinagkakatiwalaan sa loob ng aking binuong samahan. Halimbawa, si Erica, at saka si Jack, at saka si Alice, si Desma. Ngayon, wala sa kanila akong pinagsabihan ng... Ay, wala ako sa kanilang pinili na ipapalit sa pwesto ko kuno. Siyempre, magagalit yan si Jack Constantino o kaya si Erica. Ito, mabilis itong mabad trip si Erica eh. Ang gagawin yan, ibibisto ako ngayon yan. Magtitistigo na yan laban sa akin. Kasi siyempre, ganun ah. Ang tagal ko, halos himudin ko yung puwet mo, halos kainin ko yung mga niluluwa mo. Tapos sa iba mo lang, ibibigay yung dapat na posisyon na hinihintay ko. What the fuck? Sabi ni Boy Kabag, diversion tactics. Hindi. Hindi yan magdadivert sa akin. Hindi ako titigilan yan. Hoy gani, biro lang yun. Ito naman, makaiyak naman to sa sampaling kita dyan eh. Diba, Royce Cusina? Hoy gani, bigil ka nga dyan. Focus lang ako, focus na. Presente sa lahat ng mga bintang. Bakit hindi sila? Why, PRRD? Kung pwede mo namang i-appoint si PRRD as advisor. Para kung may problema man illegal, o di, pwede niya sagutin. Pero as administrator, although hindi tayo makikialam dyan, pero, I mean, common sense dictates, dapat taga dun. Wala po silang common sense. Diba? Johnny Camlete, salamat ulit. Jacob at Jessica G, salamat. Okay, Royce Cusina, salamat. Anong ulam? Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Thank you po. Kasama ba? Nasa ano ba yan, partner? Kumbaga may batas ba na sinasabi, okay, pag yung isang property ay kumbaga, galing sa isang kumpanya, okay, grupo, pag gusto mong ipaubaya ang pamamahala, ikaw bilang isang leader ka, gusto mong ipaubaya, may ano ba dyan sinusunod, partner, kung sino ang dapat mong i-appoint? Hindi, partner. Wala. Wala discretion. Discretion yan. But, yun nga lang sa akin, di ba? May grupo nga eh. Sabi, nag-appoint group ni Pastor. Di ba? Group kayo. Ang dami niyong tao sa loob. Ano nga ang meron kay PRRD para siya pamahalain mo ng buong properties ng KOJC? Anong meron? Kasi siyempre, partner, kung ito, legit naman to na church. Legit naman to na organization. Tapos meron ka mga ministro. Di ba? May second in command ka, may third in command ka, and there's still executive pastor partner. Hi, Ma'am Hilda Enriquez, at Wayne, Brian, at Royce Cusina. Wow, lecho ng ulam. Sana all. Para saan ba yan? Ang tawag dyan, demokrasya. Johnny, come lately. Thank you. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Di ba? Tuloy natin. Arnold Lopez, sakit nung walang bilang kay Pastor. Abuloy lang ang ministro niya. Talagang ang sakit-sakit. It really hurts. Di ba? Ang silbi lang ng mga tao niya ay magbigay ng abuloy. Ng contribution. Di ba? Hi, Gearby. Na hindi kasama sa kaso. Bakit hindi siya
Anong meron? Dami lang ba talaga ito si Marlon Acobo? At yung talaga mga properties ng kay OJC ay talaga nananatili kay Pastor Kibuloy? Oh. Ang tawag dyan, demokrasya. Easy. Meron ba? Hi, Sensei Lar. Meron bang interes? Quote and quote, si PRRD sa mga properties ng kay OJC? A certain network, SMNI, had risen to power with the election of Rodrigo Duterte as president in 2016 and went to wield greater than greater power during the 6 years of his Iron Hand rule. The partnership between President Duterte and SMNI Pastor Kibuloy is portrayed, after all, as one between disciple and master. What the fuck? What the fuck? Oh. Di ba may nagtanong pa nga sa ano, partner? Sa parang report. Meron bang investment din si Pangulong Duterte sa SMNI? Marami ganun, partner. Oh. Oh. Tandaan natin, di ba? Nung dating pinapa-account kay dating Pangulong Duterte, ang kanyang confidential funds, partner. Sabi niya, pa'to account? Confidential nga eh. What the fuck? What the fuck? Oh, ngayon, hindi ibabalik natin sa mga DDS, di ba? Oh. Kayo, nung panahon ng kung ano-ano mang akusasyon nyo sa presidente, ba't nyo iga-account? Ayan, oh. Easy. Ayan, oh, siya mismo, oh. Diba? Oh, Banat Bay, alam mo ba yan? Hindi mo pala alam yan eh. Ang sabi niya, ba't kuya, confidential nga eh. Easy. Pero itong mga lintik na mga vlogger na to, diba? Oh, anong laging sinasabi? Hindi, yung gastos nyo, ano nyo, yung confidential fund nyo, pakita nyo. Yung pala rin naman, si PRRD ganun din. Easy. Anong sabi? Oh. Sabi niya, pa'to account, confidential nga eh. Ang tawag dyan, demokrasya. Oh, hindi ko pa napapanood, Betchay de la Cruz, send mo sa Facebook page yung link, try ko panoorin. Diba? Yung mga ganun kasing sagot, minsan mag-iisip ka, anong nangyari sa pondo? Oo. Diba? Although, hindi natin sasabihin na hindi sa magandang ginawa yan, pero partner, sinabi nga natin, ang pagre-report ng confidential funds, hindi detalyado. Oo, diba? Di mo na malalaman kung saan nadala yun. Oo. Oo. So, yun lang. Diba, partner? So, wala tayong kakampihan na, pero pagdating niya sa confidential fund, diba? Oh, merong sabit naman pala. Meron din kayong sinasabi sa kabila. Oh, edi pag-usapan nyo yan, gawan nyo ng batas yan na dapat yung confidential fund na yan, tanggalin nyo na lang yan. O kung hindi nyo tatanggalin, eh dapat maididalye lahat. Kahit pasabihin nyo confidential, ilalabas yan kapag tapos nang gawin yung isang proyekto. Para wala na, di ba? Kahit malaman nyo, nagawa na. Pero nakadetalye. Oh. Kasi halimbawa, kung sasabihin gagamitin para sa Terrorism Act, malalaman ng mga terorista, uy, gagawin tayo ng act pala ng mga gobyerno para sa mga gaya natin terrorist. O, tago. Kumbaga, nagigets nyo? Kumbaga, saka nyo sila hihingan kapag natapos na nila yung kanilang project. Oh, my husband is pro Duterte and pro Kibuloy. We fight all the time. Naku ma'am, sorry po. Baka mamaya mag-away kayo sa mga... Huwag nyo pong pag-awayan to. Kung halimbawa pong mapapanood ako ng asawa nyo, ito lang po masasabi ko sa asawa po ninyo. Hindi po sa pala decision po ako. Huwag nyo po sanang pagtalunan itong bagay na to. Talaga pong madugo at madumi at anong tawag dito? Napakawalang kwentang pag-usapan at pag-awayan yung bilang mag-asawa. Pero kung dito lang po, okay lang. Kaya, sir, huwag nyo na pong awayin si ma'am. Pag sa bahay po, wala pong muna kayong ganyan. Diba? Baka masira ang relasyon nyo dahil dyan sa away na yun. Kasi we fight all the time. Diba? Love lang kayo sa kwarto, love lang kayo sa bahay, ganun. Okay, salamat po ma'am Pepe. Ferez Marasigan. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka.
yung kalm. Tuloy natin. Mahirap man mag-isip, di ba? Pero minsan pag-iisipan mo, bakit siya? Meron pang executive pastor, siyang pinakamataas partner, ha? When you say executive pastor, siyang pinakamataas na posisyon sa Kingdom of Jesus Christ. Oh. Eh bakit parang na-bypass siya? Di ba? So it means, mukhang tama yung mga sinasabi nila. The ownership, ang pinaka-head pa rin ng KOJC, ay si Pastor, Pastor Kibuloy. Oo, oh, paano na yan? Ang tawag dyan, demokrasya. Diba? Nagot, executive pastor, as of December 2022. Oo. Marlon Acobo. YPRRD. Oo. Oo, alam, yun na nga, partner. may tumatawag. Hello? Oh. Ganito, bilang, alam mo naman, matagal ka na sa akin eh. Ah, 'di ba? Kahit ikaw ang executive natin. Huwag ka nang kikibo, ha? Magparaya ka na lang muna. Okay? Kailangan nating gawin 'to. Ikaw muna ang sakripisyo dito, ha? Pag naayos nang lahat, ako ang bahala sa iyo, sagot kita. But for now, mag-appoint muna ako ng iba, ha? Iba muna 'yung appoint ko. Mahirap na, mainit tayo. Okay? Okay. What the fuck? What the fuck? Mahirap kasing isipin na kahit magkaibigan kayo, partner, yung friendship, hindi yan dapat na nagiging dahilan para i-appoint mo kung may taong namamahala na mismo sa KOJs. Attorney Claire naman, magtataka pa ba kayo? Si Robin Hood nga eh. Si Cynthia Villar nga eh. O, inuna nilang kampihan yung kaibigan, yung personal, kaysa sa taong bayan. Attorney Claire naman. Iba talaga yung mga yan eh. Hayaan nyo sila. Easy, easy. Sabi nga ni Robin Padilla, di ba? Ang tawag dyan, demokrasya. Demokrasya para sa kanila. Yung demokrasya para sa taong bayan na kompromiso pa. What the fuck? Nak naman ang talaga. Ay, nako. Akalungkot. Mm-mm. Kung wala nang kinalaman, si Pastor Kibol ay ask what they said in the hearing sa ano, sa house. Kasi nga, iba na yung executive pastor. Oh. Mm-mm. Bakit kayo mag-a-appoint? Eh, hindi nga involved si Pastor, si Marlon Acobo sa kaso. Mm. Why? No. Nagpe-prepare sila? Na baka mahatak? Oh. Parang, hindi ko naman nakikita na mai-involve yung properties para mahatak. Oh. Unless diba? Nga eh. Unless nga, Attorney Claire, pag may lumabas na, alba, panabagong testigo o may makonekta sa mga pag-uusapan sa magiging pagdinig sa kaso, kunyari, yan. Kumbaga, nagpe-prepare na sila. Obvious na obvious eh. Oh. So, why not give the chance to the executive pastor na in-appoint nyo as executive pastor? Oh. Tapos hindi siya makakakilos, ibibigyan nyo sa outsider. Sabi ni The Hedgehog, money trails often end up exposing crimes. Sabi niya. Oh, oh. Paper trail. Oh. Mm. Diba? Sabi naman ni Maylene Rito, tama, true attorney. Mm. Dapat talaga within the structure of the church ang ma-assign. Mm-mm. Yun nga eh. Pero again, sabi mo nga partner, discretion naman yan. Ng leader nila kung kanino niya gustong ipaubaya. Teka lang, sino? Sinong gusto niya? Oo. Sinong gusto niya? Dito dapat sa akin, hindi si executive pastor. Hindi na executive pastor si Pastor Kibuloy. Hindi siya mag-decide. Mm-mm. Hindi na siya dapat mag-decide. Ang executive pastor dito is si Marlon Acobo. Based sa SEC. Sino nag-decide dito? Mm-mm. Oh. Diba? Di ba may board din sila? Dapat. Oo. Wala. Wala namang kwenta yun eh. Dapat wala silang tinayong ganun. Wala nang board. Wala nang mga officer sa kanila. Eh, ganun din naman pala eh. Kung anong trip ni Kibuloy, yun ang pa masusunod. Nagsasayang lang kayo ng pagod nyo dyan. Yung mga officer dyan sa reliyon nyo na yan, samahan nyo na yan. Di ba kayo nahiya sa sarili nyo?
'di ba? Ginamit lang kayo, pakapagod kayo sa wala, tapos iba lang din pala yung pagbibigyan ng pag ano, tag dito ng kapangyarihan. May trustees. Sa trustees. May foundation to eh. Oo. Eh baka ano partner, oh. Sinangguni muna. Hindi partner. Sa akin lang, di ba? Hindi. And this road, I disagree sa inyo. Sinangguni, eh, ang last say nga daw palagi, si Kibuloy. Kumbaga, wala kang magagawa. Si Kibuloy, magdidesisyon dyan. Kahit may board pa kayo, walang kwenta yan. Dahil, sabi nga ni Mike Abe, siya ang, ikaw ang king. Siya daw ang king, si Kibuloy. Oh. Di ba? Wala na. Nonsense din ang magkaroon ka ng board. Baka sinabi lang yun na sinabi ng board, pero si Kibuloy pa rin nagsabi. Oh. Kinuha din yung... Meron kayong ano board to? Of trustees? Oo. No, oh. May board of trustees kayo? Bakit ibang tao kukunin nyo? Oo. Oh. Ay, hindi, Attorney Claire. Wala kayong magagawa. Son of God nga, eh. King nga siya, eh. Diba? Kahit nasaan pandako ng mundo yan, basta sa kanya ang huling desisyon. Oo. Oh. Diba? Oo. Oh. Eh baka, well, yun ang napagkasunduan din. Hindi... O, sa lahat na nandito, sa mga hindi pa nagla-like dyan, mga hindi pa kayo nagla-like, ha? Naman siguro basta-basta din. Ayaw. Ibibigay ni Pastor itong administrator. Ang hitad at banat bay, kailangan magpatingin sa optometrist ko lang na yung lens nila. Mga bulag na. Paano hindi yung mabubulag? Di natin alam kung magkano ba yung kasunduan o kung may kasunduan ba. Nagtatanong lang tayo. Di ba? Oh. Tuloy natin. Salamat, Johnny Cam Lady. Kadama sa Jordan, hello. At sa mga hindi ko nababate, hi, Mantem yung hello. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Sa mga hindi ko nababati, wag ko kayo magtatampo kung ayaw masaktan. Charot, tuloy natin. Pagka-administer sa kanya mga ari-arian, siguro without yung ano to. Ito pa malupit. Alin direk? Ito, pakinggan nyo. Di ba? Kung alimbawa ang bago yung post ni Banat Bay, nakasama si Pastor Kibbs at kung sino pa man, at si Per Ardi daw, ito malupit. Ito ha, sa akin, sarili ko. I do not believe in Kibuloy. I think he is a false prophet. Ang tawag dyan, demokrasya. Naintindihan niya? Sabi ni Banat Bayan. Pero ano, pinagtatanggol niya. So, gaano siya kabulag para masabi yon? Ito ha, sa akin, sarili ko. I do not believe in Kibuloy. I think he is a false prophet. Ang tawag dyan, demokrasya. Nagsama pa yung dalawa, di ba? Kalokohan eh. 'Di ba? Tuloy natin. Hi Judy Rose at Arnold Aure. Pagkukonsulta, no? Sa kanyang mga board of trustees, yung mga matataas na official diyan sa kanilang simbahan partner. Baka siguro. Sige, i-analyze natin partner. Okay. Noong nandiyan si Pastor Kibuloy, kaya nila i-manage. Wala sa picture si PRRD. Oo. Diba? Pero si Pastor Kibuloy is not anymore executive pastor. So dapat wala na siyang ginagawa. Nagpe-preach na lang siya eh. Si executive pastor. Mm-hmm. Ngayong may problema sa warrant of arrest sa US, bakit sila mag-a-appoint ng administrator? Mm-hmm. Does it mean, partner, na talaga si Pastor Kibuloy ang may hawak sa KOJC at dummies lang lahat yung mga tao sa loob? And Marlon Acobos is even a dummy? Okay, paano kaya, Attorney Claire, yung nangyari doon, no? Yung sa Amerikang nahulihan ng bulto-bulto, so dito magkakaroon ng linaw talaga. Ginagamit lang yung pangalan? Pag in-appoint ba yung isang tao, partner, bilang administrator, walang say na ba yung ibang mga, ano rito, iba pang mga opisyal ng kumpanya o simbahan man o ng organisasyon? Depende sa kanila. Oo. Depende sa kanila kung hanggang anong power ay bibigyan nila kay PRRD. Properties ang pinag-uusapan dito, partner. Bakit mo ipagkakatiwala sa ibang tao when in fact, yung miyembro nyo na siya ang mga nag-donate-donate dyan, partner, na kumbaga, co-owner kayo dyan, pro-indiviso. Bakit mo pagkakatiwala sa iba? Ibig sabihin yung mga tao sa loob, walang galing? Wala. Wala po, diba? Wala. Samantala, kung tutusin sila yung co-owner. Oo. Kasi kung i-appoint meron... Ay, may galing pala, Attorney Claire. Magbigay ng pera. What the fuck?
yun ang talent nila, yun ang pakinabang ni Kibs dun eh. Yung sa mga tao niya, magbigay ng pera tsaka magtrabaho sa kanya. Oh. Bilang tagapamahala, di ba? Bilang administrador ng iyong property. Hmm. Pero ang may-ari pa rin, eh yung simbahan. May-ari nga. Bakit mo nga pahawak sa iba? Oo. Yung paggamit, pag-decide sa properties mo, when meron kang ibang mga co-owners na parte ng Board of Trustees. Uh-huh. Ah. Nakakataka lang. Uh-huh. So bakit si PRRD? Uh-huh. Okay na kung magaling siya, kung sa magaling kahit sa edad niyang 80. Uh-huh. Kahit nga pa iba-iba na yung kanya sinasabi. Matanda na ako. Huwag niyang pinagpapaniwalaan ang sinasabi ko. Matanda na. Matanda na ako. Easy. Hindi ko sinabing adik. What the fuck? What the fuck? Nako, baka mga mahirap mag-decision yan, partner, ha? Paiba-iba. Oh. At his age. Sabi nga ni Victorious Bodies, Board of Directors sa church can question but I don't think that will happen. Because makikita nyo kung sino talaga lang ang may-ari at sino lang may hawak ng KOGC. Dito rin nyo makikita. Mm-mm. So yung sinasabi din ng executive pastor doon sa house, malamang ginamit lang yung name. Ay, thank you, Eileen Mendoza. Good evening, Attorney Clarence Rod. Silent watcher po ako dito palagi. Salamat. Madami akong natututunan. No? Sabi ni Sally Sabanga, di ba dapat mas maganda kung mas bata pag lilipatan ng pamamahala yung pwede sana pang mag-jogging like Mike Acobo. Easy. Yun na nga eh. Kaya nga ang dami nagtataka at napapatanong why oh why. Hindi naman natin sinasabi o binadown yung credibility o galing bilang isang piskalya o CPRR bilang abogado. Ando na tayo pero, di ba? Ang laking question mark. Why oh why? Alright, sige. Thank mga you. Kasama. So, mga kaeksena, dito na natin puputulin muna kasi meron pa naman tayong pagkakataon mamaya. Abang-abang lang kayo at sa lahat ng nandito, maraming salamat. Sa mga bumoto sa ating tanong, sa inyong palagay, may propaganda nga ba o sabihin natin katakataka ang pagka talaga ni PRRD o FPRRD bilang admin o administrator ng KOJC Properties ni Pastor Kibs. At ang bumoto ng wala ang mali doon, tama lang. 9%. At ang bumoto naman ng wala tayo namang meron eh, 91%. Diba? So mga kapatid, mga kaeksena, muli maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong live viewers natin dito, sa mga bago at luma natin mga subscriber. Thank you po. At magkita na lang tayo maya-maya ulit mga kaeksena dahil it's Sunday, walang gawain, it's family day and rest day. At sa lahat ng mga OFW, take a break, mag-enjoy-enjoy kayo mga kapatid, magliwaliw kayo. At wag lang kayo magpo-post ng feeling blessed kasi maiinggit na naman yung mga kamag-anak nyo. At lalong-lalo yung mga bitter sa inyo sa Pilipinas. Sabihin na yaman-yaman nyo, bigla kayong utangan yan. Okay? Maraming salamat po sa inyo. See you later mga kaeksena. Ito po ang inyong lingkod na nag-iisa. Ang nagmamaganda at nagmamaasim ngunit hindi nagmamagaling. Sadyang maganda lamang sa inyong paningin, Direk Freddy Valera. Maraming salamat po and God bless everyone. See you again later. Bye!